Mga ka-astig, ang pinakulang ating mapapanood ay ang The Italian Job. Ito ay tungkol sa pagiganti at pagbawi ng mga gintong ninakaw ng isang grupo sa kasamaan nilang nagtraidor at pumatay sa leader nila. Enjoy watching! Si John Bridger, nakalalabas lang sa bilangguan, ay nakikipag-usap sa kanyang anak na si Stella habang naglalakad sa Venice, Italy. Sinabi niya sa kanya na gusto niyang padalhan siya ng regalo na binili niya sa Bombay sa labas ng mall, ngunit siya ay nag-aalala at nagtatanong kung mayroon siyang resibo, sapagkat alam ng anak niya ang kanyang history ng pagnanakaw. Naputol ang kanilang pag-uusap, at si John ay sumama kay Charlie at apat pang miyembro ng grupo na sina Lyle, Left Ear, Handsome Rob at Steve Frezzelli. Ang kanilang target ay isang safe na naglalaman ng $35 million gold bar na matatagpuan sa ilalim ng isang water-based na bahay. Ang grupo ay nagtanim ng bomba sa ilalim ng safe, na naging sanhi ng pagbagsak nito sa tubig, at matagumpay nilang nabuksan ang safe sa ilalim ng tubig. Matapos ang isang exciting na speedboat chase na kinasasangkutan ng mga pulis at security personnel, nagtagumpay silang makatakas at nakuha nila ang mga ginto. Kasunod ng kanilang matagumpay na pagnanakaw, ang grupo ay nagpupulong sa isang bundok na nababalutan ng niyebe kung saan nag-toast si John kay Charlie para sa matagumpay na pagpaplano ng operasyon. Pinag-uusapan nila kung paano nila pinaplanong gugulin ang kanilang shares ng mga nanakaw at bahagyang nagbiruan at nagtawanan bago umalis. Gayunpaman, ang kanilang paglalakbay ay naantala ng harangin sila at nalamang na double-crossed sila ng ilang tauhan ni Steve habang tumatawid sa isang tulay. Hiniling ni Steve na tanggalin ni Rob ang kanyang kamay sa manibela habang nakatutok sa kanya ang baril. Sinimulang ilabas ng mga tauhan ni Steve ang ginto mula sa bus, itinutok ni Steve ang kanyang baril kay John, na nagtatangkang lumabas ng sasakyan. Pinaalalahanan siya ni John na mahahanap nila siya kahit saan siya magpunta kahit pa magtago daw siya sa saya ng lelong niyang panot. Pumayag naman si Steve at sinabing wala namang problema kung hahantingin siya at pagkatapos agad niyang binaril si John sabay sabing it's a prank. Mabilis na nagmaneho si Rob para makatakas ngunit nahulog ang bus mula sa tulay patungo sa malamig na nagyeyelong ilog. Nagpatuloy si Steve sa pagbaril para masigurado niyang patay lahat ang mga ito. Sa kabutihang palad, nakatakas sila sa pampang ng ilog kung saan nagluluksa si Charlie sa pagkamatay ng kanyang mentor. Pansamantala, kinuha ni Stella Bridger ang lockpickang para sa pulisya at katatapos lang ng isang trabaho, na nakakakuha ng papuri para sa kanyang husay. Pagbalik sa kanyang opisina, nakasalubang niya si Charlie Croker,
na nagsabi sa kanya na nakita niya si Steve at gustong bawiin ang ninakaw na ginto. Gayunpaman, tinanggihan ni Stella ang panukala ni Charlie, iginiit na hindi siya isang magnanakaw tulad ng kanyang ama. Gayunpaman, nang kinagabihan na iyon, nagbago ang isip ni Stella at nakipag-usap kay Charlie, na nagsasabi na gusto na niya sumama upang masaksihan ang hitsura sa mukha ni Steve kapag nanakawin na nila ang ginto pabalik at sumang-ayon na sumali sa koponan. Sa umaga, ipinakilala ni Charlie ang grupo kay Stella, unang dumating si Lyle ang computer genius, sumunod naman si Left Ear ang bomb expert at si Rob the Handsome ang kilabot ng mga pokpok at siyang race driver nila at si Charlie ang utak ng grupo at siyang pinasahan ng vertod ng tatay ni Stella. Pagkaraan ay ibinigay niya ang bagong pagkakakilanlan ng bawat miyembro. Kasunod nito, pinagplanuhan ng grupo ang gagawing strategy nila sa pagnanakaw. Nagsisimula sila sa pagsubaybay sa mga ari-arian ni Steve at pag-iisip ng plano para makontrol ang trapiko. At sa wakas ay sinimulan na nilang gawin ang unang hakbang, plano nilang pumasok sa loob ng bahay ni Steve. Si Stella ang nagsilbing spy dahil siya lang ang hindi kilala ni Steve. Samantala, sinusubukan pa rin ni Steve na ibenta ang mga gintong bar kay Yevhen, isang money launderer. Sa kanilang pagkikita, bumili si Yevhen ng 2 bar ng ginto at tiniyak niya kay Steve na mas marami pa siyang makukuha sa susunod. Samantala, mahigpit ang pagbabantay ng grupo kay Steve habang pinaplano nila ng maayos ang kanilang diskarte. Nagpa siya silang pasukin ang mansyon ni Steve na nakadisguise bilang mga repairman, kasama sina Rob at Lyle na kumuha ng service bus at uniforme mula sa isang repair company. Nag-volunteer din si Rob upang akitin ang isa sa mga repair women upang makakuha ng access sa kanyang uniforme at ang gamit na bus nito. Matapos gamitin ang ilan sa kanyang pinakamahusay na mga linya ng pickup lines, kinukumbinsi niya itong magpalipas ng gabi kasama niya, at kinaumagahan, palihim niyang ninakaw ang uniforme niya at kinopya ang susi ng bus. Mabilis nilang binigay ang uniforme at susi kay Stella para magpanggap siya bilang cable lady. Samantala, sinabotahe ni Left Ear ang TV cable ni Steve, na nag-udyok kay Steve na makipag-ugnayan sa repair shop para sa tulong. Gayunpaman, ang grupo ay nagkaroon at nakakuha na ng access sa kanyang cellphone, at sinagot nila ang kanyang tawag. Si Stella, na nakasuot ng hidden camera sa kanyang dibdib, ay nagmaneho ng bus papunta sa mansyon ni Steve, kung saan siya ay sinalubong ng kanyang agresibong mga aso na sina Mocha at Toffee. Sa huli ay nagpakilala si Steve sa kanya, at pagpasok nila sa bahay, pinagyabang niya ang kanyang mga ari-arian at ang malaki niyang Ace Flat Screen TV kung saan pinapanood niya ang series ng Batang Quiapo at Black Rider. Gamit ang camera, nakuha nila ang blueprint ng bahay habang hinanap ni Stella ang lokasyon ng safe. Sinubukan din ni Steve na ligawan si Stella at inanyayahan siyang makipag-date, na sa una ay tinanggihan niya ngunit kalaunan ay tinanggap din pagkatapos ng ilang panghihikayat. Pagkatapos ng encounter ni Stella kay Steve, hindi siya mapakali at hindi siya makapaniwala na makikipagkita siya sa taong pumatay sa kanyang ama. Pinuntahan siya ni Charlie upang magbigay ng ilang advice, at ang grupo ay bumalik sa pagpaplano kung paano ang gagawing pagnanakaw. Sinubukan nila ang Mini Cooper na pinaplano nilang gamitin sa transportasyon ng ginto, gamit ang mga metal weights upang gayahin ang inaasahang bigat ng mga ginto. Sinabi kay Stella na subukan ang kotse, ngunit hindi pa man ay natuklasan na nila na hindi nito kayang dalhin ang bigat ng ginto na kailangan nilang ilagay dito. Nagsuggest si Rob na dalhin si Wrench, isang mekaniko na kilala niya, para magtrabaho sa sasakyan. Sumasang-ayon si Wrench na gawin ang trabaho sa halagang $10,000. Samantala, nahack ni Lyle ang traffic system at nasa sabik na ipakita ang kanyang trabaho kay Charlie, na nagbigay ng kaguluhan sa mga kalsada sa pamamagitan ng pagpapalit ng mga traffic lights na gusto niyang palitan. At si Charlie ay humahanga sa skills ni Lyle at ang pagiging expert ni Left Ear na nagtatrabaho sa explosives na gagamitin nila. Nang matapos si Wrench sa pag-aayos sa mga kotse, dinala nila ang mga ito para sa isang test drive, at sila ay masaya sa naging magandang resulta na kinalabasan. Nang maglaon, bumisita si Steve kay Yevhen upang makipagpalitan ng mas maraming gold bar para sa cash. Habang nag-uusap sila, ibinahagi ni Yevhen ang topic ng isang gold heist sa Venice, na pumukaw sa pagkamausisa ni Steve. Nang dahil sa takot na mabawi ito sa kanya, si Steve ay nagsimulang magalit at hinihiling na malaman niya kung sino ang sinabihang Marites ni Yevhen tungkol sa ginto.
Pagpipilit ni Yevhen na hindi niya sinabi kahit kanino, ngunit hindi naniniwala si Steve at itinulak si Yevhen sa kanyang mesa at pinagbabaril siya sa sobrang galit. Makalipas ang ilang minuto, ang pinsan ni Yevhen na si Mashkov, ang pinuno ng isang Ukrainian mafia gang, ay pumasok sa shop at nalamang patay ang kanyang pinsan. Samantala, sinama ni Charlie si Left Ear upang bumili ng mga pampasabog na supply mula kay Skinny Pete, isang arm dealer. Sa kanilang pagpunta, nagbabala si Charlie kay Left Ear na huwag titingin kay Skinny Pete. Gayunpaman, habang papalapit sila sa kanya, si Left Ear ay kinabahan at ni hindi makapagsalita nang mapagtanto niyang hindi talaga payat si Skinny Pete. Gayunpaman, si Skinny ay nabanggit ang mga Venice Gold Bars, ngunit sinabi sa kanya ni Charlie na hindi sila pumunta para pag-usapan iyon. Gayunpaman, ang Ukrainian Mafia ay hinahanap ang pumatay kay Yevhen. At dinala nila ang isang trabahador ni Yevhen para sa pagtatanong para mangalap ng impormasyon tungkol sa pumatay. Ang manggagawa ay nagsabi na ang isang malaking may tato na lalaki na may mahabang itim na buhok ay nagtanong tungkol sa mga gintong bar. Ang mafia boss ay mabilis na nag-utos na bisitahin si Skinny Pete. Pagdating nila, nag-interrogate ang boss kay Skinny Pete tungkol sa kanyang kaalaman sa mga gold bar at ang kanyang pagkakasangkot sa pagkamatay ni Yevhen. Samantala, naghahanda na si Charlie at ang grupo upang magpatuloy sa kanilang planong pasukin ang bahay ni Steve. Binabantayan ni Lyle ang mga galaw ni Steve, na kalaunan ay umalis sa kanyang sasakyan upang makipagkita kay Stella para sa kanilang date. Sa pagdating sa bahay ni Steve, napagtanto ni Charlie na ang kapitbahay ni Steve ay kasalukuyang may ginaganap na isang party, at hindi sila makakagamit ng mga pampasabog, kaya kinailangan nilang kanselahin ang plano. Sa puntong ito ay walang pagpipilian si Stella kundi makipagkita kay Steve para sa kanilang date. Sa restaurant, pinuri ni Steve si Stella para sa kanyang trabaho at sinabi sa kanya na siya ay masyadong maganda para dito. Habang patuloy silang nag-uusap, nag-aaya si Steve kay Stella na sumama sa kanya sa kanyang lugar, ngunit tinanggihan niya ang kanyang alok at sinabi sa kanya na maghinay-hinay lang. Pagkatapos ay tinanong ni Steve kung wala ba siyang tiwala sa kanya, na sumagot siya sa pagsasabing, "I trust everyone, it's the devil inside of them that I don't trust." Ito ay isang linya na palaging ginagamit ng kanyang ama, at si Steve ay pamilyar dito, sinabi niya sa kanya na may kakilala siyang nagsabi ng ganoon din sa kanya, hinawakan ni Steve ang kamay ni Stella, biglang pumasok ang buong team sa restaurant, at laking gulat ni Steve, tinuya niya si Stella tungkol sa pagkamatay ng kanyang ama, sinubukan siyang labanan ni Stella, ngunit pinigilan siya ni Rob. Alam na ngayon ni Steve na nasa panganib siya, ipinagmamalaki niya ang kanyang sistema ng seguridad at kung gaano ito kahirap para sa grupo na i-crack ang kanyang safe. Samandal si Charlie sa mesa at sinuntok siya sa mukha. Nang maglaon, sa hideout ng team, inaliw ni Charlie si Stella tungkol sa alitan at sa emosyon na napukaw sa kanya ng presensya ni Steve. Samantala, naghahatid ng balita si Lyle na plano ni Steve na dalhin ang ginto sa Mexico. Kahit na ang grupo ay nabigo, nakikita ito ni Charlie bilang isang pagkakataon. Naniniwala siya na maaari nilang harangin ang safe bago ito umalis. Ipinaalam din ni Lyle sa kanila na balak ni Steve na ilipat ang ginto gamit ang mga safe tracks at isang helicopter. Samantala, nakatanggap si Charlie ng tawag mula kay Skinny Pete, na nagtanong sa kanya tungkol sa kanyang pagkakasangkot sa pagpatay kay Yevhen. Itinanggi ni Charlie ang anumang kaalaman sa pagpatay ngunit humingi ng pabor. Si Charlie at si Rob ay pumunta sa isang tindahan ng truck upang bumili ng truck para sa kanilang pagnanakaw. Habang sinusuri ang bagong truck, tinawag ni Charlie si Wrench at muling humingi ng tulong. Ipinahayag ni Wrench ang kanyang pagnanais na sumama at pumayag si Charlie na sumali siya. Nang maglaon, nagtutulungan sina Charlie at Left Ear maglagay ng mga pampasabog sa ilalim ng tulay kung saan plano nilang ilihis ang truck na may dalang ginto. Pagkaraan, ang grupo ay pumusisyon upang obserbahan kung paano binabalak ni Steve na dalhin ang ginto. Napansin nila na gumamit siya ng tatlong magkakaibang safe tracks na ginamit niya bilang mga decoy upang panglito sa kanila. Gayunpaman, naisip na ito ni Charlie at nagsabi na mag-focus lamang sila sa isang truck na sinasabayan ng isang helicopter. Upang kumpirmahin ang kanilang hinala, inutusan si Lyle na siyasatin ang mga gulong ng tatlong truck at kilalanin ang may dalang mabigat na cargada.
Pagkatapos ng kanyang pag-compute, tinukoy ni Lyle ang track number 128 na may dalang ginto. Pagdating sa isang intersection, iba't ibang ruta ang tinahak ng tatlong truck, habang sinusubaybayan sila ni Lyle gamit ang mga traffic camera. Siya rin ang naggawa ng isang traffic jam sa rutang inaasahang dadaanan ng truck number 128. Samantala, sinusubaybayan ni Steve ang sitwasyon mula sa kanyang helicopter at nalaman niya kung ano ang nangyayari. Inutusan niya ang kanyang piloto para lumingon sa kalaunan, gumamit si Lyle ng mga ilaw ng trapiko upang ma-reroute ang truck number 128 sa nais nilang daanan nito. Ang grupo ay matagumpay na nasubaybayan ang truck at nagsimula sa isang mabilis na pagtakbo sa isang masikip na kalye, pababa ng hagdanan, at maging sa pamamagitan ng istasyon ng tren upang makarating sa ilalim ng tulay sa tamang oras. Mayroong ginawa si Lyle upang ihinto ang tren gamit ang isang pindutan upang matiyak na makakadaan ang grupo. Sa wakas, nakarating sila sa ilalim ng tulay at naghihintay ng signal ni Wrench. Nang makuha nila ito, pinasabog ni Left Ear ang mga pampasabog, dahilan para gumuho ang kalsada at bumagsak ang truck sa butas. Mabilis na kumilos si Wrench, tinakpan ang butas sa pamamagitan ng pagpindot ng isang buton and voila it's magic. Sumagot si Steve sa pamamagitan ng pag-uutos sa kanyang mga tauhan na hanapin ang truck. Samantala, ang team ay nakatagpo ng panibagong problema pagkatapos ma-access ang truck. Napansin nila na ang safe sa loob ay hindi ang isa sa kanilang inaasahan, na ikinagulat ni Stella. Tinanong siya ni Charlie kung maaari pa ba niyang ma-crack ito, na kung saan siya ay sumagot na ito ay isang bagong modelo at lubhang mahirap na buksan. Nagsimulang mag-drill si Stella sa safe, ngunit hindi nagtagal ay naisip niyang mahirap itong pagpatuloy na gawin. Nagpa siya siyang i-apply ang kanyang skills at masinsinang nagtrabaho upang buksan ito. Sa bandang huli, nagtagumpay siya, at nagsasaya ang grupo habang inililipat nila ang ginto sa mga Mini Cooper. Excited din si Lyle. Nang matagumpay na nailipat ang ginto, lumabas ang grupo. Samantala, ang mga tauhan ni Steve ay humahabol, hinahabol ang koponan sa tunnel. Umiinit ang habulan, at nagsimulang magpaputok ng mga armas ang mga tauhan ni Steve. Sa kalaunan, ang team ay nakawala sa kanila at nagtagumpay papunta sa highway. Gayunpaman, madaling nakita sila ni Steve mula sa kanyang helicopter at ipinagpatuloy ang pagtugis. Hinahabol sila sa isang open field at pabalik sa kalsada. Sa puntong ito, nagpa siya si Charlie na kumuha ng isang magkaibang ruta, ngunit sinusundan siya ni Steve. Pagkaraan ng ilang oras, nagkaharap sina Steve at Charlie, at bahagyang nakatakas si Charlie sa mga talim ng helicopter. Bumaba si Steve sa helicopter at nang agaw ng kotse mula sa isang estranghero upang magpatuloy sa paghabol kay Charlie. Muling nakipag-isa si Charlie sa koponan, at sila ay mabilis na nilipat ang mga Mini Coopers sa isang tren bago umalis. Samantala, si Steve ay matyagang nasundan sila, nakita niya ang grupo na umaalis sa sasakyan ng tren at lumapit kay Wrench, na pagkamalang trabahador lamang siya, at nag-aalok sa kanya ng $5,000 para makakuha ng access sa Mini Coopers. Binayaran ni Steve si Wrench ng kalahati ng pera upfront at nangangako na babayaran ang natitira pagkatapos. Kinuha ni Wrench ang pera, binuksan ang kotse ng tren, pero laking gulat ni Steve, nasa loob pala si Charlie. Pinupuri ni Charlie ang mga taktika ni Steve ngunit sinabi sa kanya na siya na ngayon ang may ginto at wala si Steve. Inilabas ni Steve ang kanyang baril para barilin si Charlie, ngunit huli na ang lahat habang ang Ukrainian Mafia Gang ay dumating sa eksena. Si Steve ay hindi pamilyar sa mga lalaki, at sa gayon ay nagtanong tungkol sa kanilang pagkakakilanlan. Nagpakilala ang pinuno ng mafia bilang pinsan ni Yevhen. Si Steve na alam na may problema siya ay agad na itinanggi ang anumang pagkakasangkot sa pagkamatay ni Yevhen, na sinasabi na patay na si Yevhen nang makita siya. Sinubukan niyang makipag-ayos sa amo ng mafia, ngunit nakipag-deal na sa kanya si Charlie. Sinamantala ni Stella ang pagkakataong suntukin si Steve sa mukha, pagkatapos ay kinuha na siya ng mafia upang gawing giniling para sa pagkain ng kanilang mga alagang chihuahua. Masaya si Stella sa pagganti sa pagkamatay ng kanyang ama at niyakap niya si Charlie sa sobrang saya. Samantala, ipinagpatuloy ni Steve ang pagsusumamo sa amo ng mafia, na nag-aalok ng dobling alok ni Charlie. Sa wakas,
ipinagpatuloy ni Charlie at ng koponan ang kanilang celebration sa tagumpay bago sila sumakay sa tren upang simulan ang kanilang paglalakbay. Mga kastig, kung nagustuhan ninyo ang inyong napanood, maaari ba akong humingi ng like, paki-follow and subscribe na rin para updated kayo sa mga gagawin pang mga videos. Salamat!